singing contests. Para makarami kami ng sasalihan ng amateur, lumalagari kami ni Papa. Pagkanta sa isang lugar, takbo sa kabilang barangay. Sa mga ganitong lakaran, kinakailangan meron kang service. At kung may service, syempre meron kang chauffeur. Ang aking piloto, si Tata Estong. At ang aming sasakyan, syempre, tricycle. Basta baliwag, bustos, at kahit na Pampanga. Kasama namin lagi noon si Tata Estong. Siya ang tagahanap ng mga pa-contest ng amateur. At siya rin ang naghahatid sa amin kung saan man may paliksahan ng mga kantahan. Umalis kami rito noon, minsan mga bandang alas 3, alas 4 kaya ng hapon. Eh, nakakatulog nga si Chona Rung sa tricycle eh. Dahil sa tagal, dahil sumushortcut kami sa gawing bukid. Lulusit kami sa Arayat. Tandang-tanda ko, si Tata Estong ang nagpakita sa akin ng tulay ng bustos. Pinangarap kong marating ang tulay na yon. Noon kasi, bawal ang mga tricycle dumaan sa tulay. Sabi ko sa sarili ko, balang araw, makakatawid din ako sa tulay na yan. Hindi ko na nga inaasahan eh, na yung isang itinuring kong anak, o baka higit pa sa anak, talaga namang bukod doon sa mabait, sumikat pa. Pero nung sumikat na siya, hindi na kami nagkita. Mayigit 20 taon. Sa isip ako lagi ni Tata Estong, siya rin ay laging naiisip ko. Kaya, sinurpresa ko siya sa aking pagbisita. Kasama namin pag